natin kumita bilang mga bookkeepers. So pag-usapan natin na napakalaking benefits pag walang laman ng books of accounts. Pag walang entry yung books of accounts, natural ang magbe-benefit dyan, yung bookkeeper. Kuha lang ng kuha ng pera, retainer, kumukuha ng professional fee, bookkeeping fee, eh hindi naman nilalamanan yung libro. So ngayon, ituturo ko sa inyo, ano epekto? Ito yung totoong nangyari sa pagpa-practice ko. Andi dito ba si Lovely? Yes, Lovely. So, ano yung nasa harapan natin, Lovely? At wala kang talkies. Hello, sir. Yan. Ano nasa harapan natin? Subpoena po from Office of the City Prosecutor. Okay. Pag meron kang subpoena sa Office of the City Prosecutor, anong ibig sabihin nun, Ma'am Lovely? Sinasummon po nila kayo? Hindi ako, yung... taxpayer po, sir. yung taxpayer. Okay. Ibig sabihin, pag meron kang... Pag nakatanggap kayo nito, iisa lang ang ibig sabihin. Merong criminal complaint. Ayan. So, may criminal complaint laban sa iyo o sa kliyente mo. Okay? Ito kasi ay nagmula dahil sa walang laman yung libro. Gusto ko lang maintindihan nyo paano tumakbo ang utak ng mga taga-BIR. Kasi kung alam ninyo paano mag-operate, ang utak ng BIR kasi predictable. Sinasabi ko na sa inyo, ang utak ng BIR predictable. Kung sino man sa inyo ang nakaka-predict ng utak ng BIR, anong gagawin nila in the future, yun ang ibig sabihin ng prediction eh, ay nakakalamang kahit kanino, lalong-lalo na sa mga BIR officials. So, ituturo ko ngayon, itong sinasabi dito, kinakasuhan yung taxpayer because of section, ito kasi ay section 255, ito yung penalty. Yan, para maintindihan ninyo. Ito namang 232 letter A, ito yung source. Yan. Kung saan nagmula yung penalty. Ang laman ng 232 tungkol sa books of accounts or bookkeeping. Kaya sinasabi ko lagi, napakalaki ng hanap buhay sa bookkeeping. Itong video na to, siguro mapag-isipan natin na ipalabas na lang because kung malalaman ito ng mga taxpayers sa buong Pilipinas, baka magising eh. Okay? Natutulog nga eh. Ha? Yung problema, tinutulugan. So, kung ito ay mabibidyo at malalabas sa buong Pilipinas, baka magising yung mga taxpayer at maghanap ng tax bookkeepers at isa kayo sa mga mahanap. So, pag-usapan natin ito. At paano ito, hindi ko sasabihin kung paano isinosolve. Okay? So, ito yung investigation form, kung mapapansin mo. Ang complainant dito is yung BIR. Ayan po. So, ang kino-complain dito, yung respondent, natural, ang kalaban lagi ng BIR, taxpayer. Ayan, nakikita ninyo. At ang pinaka-delikadong tao dito, itong revenue officer. Ayan. Itong revenue officer na to na siyang in-identify doon sa letter of authority. So, kung wala kang letter of authority, natural, wala kang problem. So, yung letter of authority, ibinasa rito, ito naman, na-discover niya,
Yan, para yung ayaw na magtuloy na mag makinig sa akin, malaman nila yung procedure. Na-discover niya na no entry ang books of accounts. Yon. Kaya kinasuhan ngayon. So, basahin natin ngayon yung nangyari. Ito ngayon yung kwento. So, sabi dito, ito yung krimen na nangyari, ha? Crime. Ayan. Crime. Ma'am Lovely, pakibasa mo nga yung section 255. Section 255. Failure to file a return, supply correct and accurate information, pay tax withheld and remit tax and refund excess taxes withheld on compensation. Any person required under this code or by rules and regulations promulgated thereunder to pay any tax make a return, keep any record or supply correct the accurate information who willfully fails to pay such tax, make such return, keep such record, or supply correct and accurate information, or withhold, or remit taxes withheld, or refund excess taxes withheld on compensation at the time or times required by law or rules and regulations, shall, in addition to other penalties provided by law, upon conviction thereof, be punished by a fine of not less than 10,000 and suffer imprisonment of not less than 1 year but not more than 10 years. Okay. Mas matindi pa to sa tax evasion. Okay? Pag ikaw ay walang laman ng libro, minimum na 1 year, ha, ang pagkakakulong mo. Okay lang kung 1 year eh. Pero maximum ng 10 years. So, itong taxpayer na to ay ipinakukulong because walang laman yung libro. Kung babasahin natin ng maigi, bibigyan natin ng pansin, sabi dito, yung salitang any person, so itong any person na to, referring dyan sa taxpayer, required, ito, required under the code, required under this code, referring to tax code, to keep records. Eh, anong records yung dapat niyang i-keep? So, pupunta ka ngayon sa section 232 para maintindihan mo paano ina-apply itong section 255. So, sa section 232, eto na siya. Sabi rito, keep books. Nakita nyo ba yung unang binasa natin? Ang sinabi rito, keep records. Dito, keeping of books of accounts. Tanong, ito bang books ay records? Yun. So, ang sagot dyan, yes, yung books of accounts ay record. Tinatago mo eh. So, kinikip mo ba yung books of accounts mo? Yes, nakasulat na nga, keep eh. So, therefore, pumapasok sa section 255. Ganun po yan. Okay? Babasahin uli ni Lovely yung letter A. Lovely, pakibasa mo, all? All corporations, companies, partnerships, or persons required by law to pay internal revenue taxes shall keep and use relevant and appropriate set of bookkeeping records duly authorized by the Secretary of Finance wherein all transactions and results of operations are shown and from which all taxes due to the government may readily and accurately be ascertained and determined any time of the year. Maliwanag. Napakaliwanag. Napakadelikado. Napakaliwanag. Yung books of accounts mo raw ay required by law. O di tapos na. Ito yon. Now, ang galing ko to. Required by law. Ulit ko lang. Ngayon, ikikip mo raw. O yun, yung salita. Keep, use. Ha? Bookkeeping records. Uli na talaga lahat ng taxpayer. Eh. So, pumapasok talaga sa section 255. Ang tanong, ano laman? Ano yung ilalaman mo?
Ano yung ilalaman mo? Ito sinabi. Ha? Ang ilalaman mo all transactions, ha? At saka tax due. Ayun, dalawa ilalaman, all transaction at tax due. At pag hiningi daw ng gobyerno, anong klaseng tax due at anong klaseng transaction? Accurate. So, naiintindihan nyo? Accurate tax due, accurate transaction. Doon nagkaroon ngayon ng problem. Dahil yung libro, walang laman. Kasi naman, sa mga universities, colleges, and schools, eskwelahan, walang nagtuturo ng tax accounting, puro financial. Ang gagaling natin sa financial, ang gagaling natin sa managerial, saludo ko, mga magna cum laude, summa cum laude, ang gagaling. Okay? Pero walang tax accounting, walang summa cum laude, walang magna cum laude sa tax accounting. Kaya lahat ng Pilipino sa Pilipinas, may problema sa taxation. So, yun yung issue at yun yung segment o industriya kung saan papasok ang mga tax specialista, yung mga tax bookkeeper. So, ituturo ko yan. Walang bayad ho sa inyong lahat. Magtulungan lang tayo para ma-broadcast natin sa buong Pilipinas o sa buong mundo na si Lovely, si Guia, si Jocelyn, si Anthony ay mga tax bookkeepers at readily available ang service kasi marapit na namang matapos ang 2021 at sure ako mga taxpayer, walang laman ng libro. Okay, pag-aralan natin yung kaso. Kung mapapansin ninyo, ang attack ng BIR dito, sangkatutak. Matatakot ka talaga eh. Oh, ilan yung mga lawyer na i-assign sa'yo just in case ikaw yung kasuhan. Kita mo, isa, si Attorney Kremlin. Dalawa, si Attorney Edwin. Tatlo, si Attorney Jerry. Apat, si Attorney Francisco. Grabe. Ah, yan yung mga lawyers na i-attach sa'yo. Gagawing attack dog. Attack dogs ng BIR. Nakatakot nga eh. So, ikaw, wala ka nang alam. Eh, talagang mapaparusahan mo yung sarili mo rito eh. So, ang ituturo ko sa inyo paano magbasa ng affidavit. Okay. So, tulungan mo ako, Guia. Ikaw muna magbasa nitong affidavit. First paragraph. Affidavit. I, John Vincent B. Mercado, of legal age, Filipino, with office address at the Bureau of Internal Revenue District Office Number 81B, South Pampanga, MacArthur Highway, Sindalan, City of San Fernando, Pampanga, after having been duly sworn to in accordance with law, to hereby depose and say that. Stop muna tayo ah. Ang pinaka-importante dito, ha? This is a sworn statement. At ito daw ginawa niya ay in accordance with the law. Laging tatandaan niyo yun. It is your duty, lalo na mga tax bookkeeper kayo. Ang duty niyo is i-validate. Ha? Kung true and correct yung nakasulat dito. So, ang dapat ninyong gawin is, sabi niya, in accordance with the law. Di, check nyo, in accordance with the law ba yung nakasulat? Ganun lang kasimple. Huwag kayo mawawala dun. Okay. Tuloy natin, Lovely. Number one, I am duly appointed revenue officer of the Bureau of Internal Revenue, currently assigned at RDO number 21B, South Pampanga. Okay. Sabi ko sa inyo, iba-validate natin, di ba? Paano ibinabalidate? Simple lang. Sabi niya, taga-RDO 21 siya. E di, check mo. Question mo na kagad, nasa RDO 21 ba siya? Assigned. Yan ang tinasabi niya eh.
validate mo. Huwag kang magtiwala kung totoo hindi totoo 'yan. Number two, tuloy mo, lovely. Number two, among my duties as revenue officer is to examine or ascertain whatever internal revenue tax liabilities still due from taxpayers, to recommend the filing of cases for violation of the National Internal Revenue Code of 1997 as amended, and to perform such other duties and functions that may be assigned from time to time. So, dalawa yung duty niya. Tandaan nyo rito. Number one, yung fix. Sabi niya rito, ang duty niya, examine. This is a fixed duty. Fix. At ito namang pangalawa is variable. So, may basis paano kine-check yan. Paano, sir? Unang-una, pumunta kayo sa personnel division o tinatawag na HRMU o HRMD. Human Resource and Management Division ng BIR, check nyo kung ano definition nung kanyang, ano yung job description niya para ma-validate nyo kung tama itong sinasabi niya. So, sabi dito, ito na ngayon yung pag-validate. Sabi niya ka rito, assigned sa'yo. Ito, variable. Iba sabi ko sa inyo, variable. Ito ngayon yung variable. Pakibasa mo, Guia. Some part po, sir. Three. Number three. By virtue of an electronic letter of authority, dated June 18, 2020, Group Supervisor Imelda G. Sanchez and I were both authorized to examine the books of accounts and other accounting records of the taxpayer for taxable year 2018. She is a registered taxpayer of RDO number 21B, South Pampanga, with TIN number. Okay. So, maliwanag to, ha? Nagsimula na. Sa letter of authority, yung word na examine, ang examinin books of accounts. Again, books of accounts. Ano kayo? Diba? Kayo ay mga tax bookkeeper. Ayan kayo eh. Okay. So, ang examinin books of accounts. So, ayan na yun. Sinubpina, ang nangyari, sinubpina yung books of accounts dahil hindi ibinigay. Okay, Len, pwede ka pa magbasa? Sir, naka-cellphone lang po ako, sir. Ikaw na lang, lovely. Number four. Number four. On August 19, 2020, a subpoena duces tecum was issued by Regional Director Edgar B. Tolentino requiring Ms. Jimenez to appear before the Office of the Regional Director, BIR Revenue Region Number 4, City of San Fernando, Pampanga, at 10 a.m. of September 2, 2020, and to bring with her and submit her books of accounts and other accounting records for taxable year 2018. Hindi nag-submit, kaya sinubpina. So ngayon, ang nangyari, yung representative, ako magbabasa, on September 2, yung representative appeared and submitted books of accounts. Ayan, doon na nagsimula ang problem. Nag-submit ng books of accounts. Ito na ngayon yung kaso. Okay. Sabi dito, ito train law to. Itong pinag-uusapan natin, train law. Okay. Sa train law, ang sabi dito, merong libro. Again, ang sabi is all transactions, eto, nasa loob ng libro. Yan ang sabi ng batas. Eto na ngayon yung ginawa nung revenue officer. Basahin mo nga uli, lovely. Number seven. Number seven. After checking the general journal and general ledger submitted by the taxpayer, it was observed that the alleged general ledger submitted by the taxpayer was actually a cash disbursement journal for taxable year 2017. Furthermore, the written entries are from January 2018 up to June 2018 only. And the general journal submitted is not registered with the Bureau of Internal Revenue and has no recorded entries.
So yun yung diniscover niya. So books of accounts, records na yan eh. So dapat sabi rito, number 10, in the case submitted a subsidiary sales journal and subsidiary purchase journal. However, it was observed that the subsidiary sales journal submitted is actually a cash receipt journal and it has entry up to January 15. Ang ibig sabihin niya, incomplete yung entry. Subsidiary purchase journal has entries hanggang March again. So, incomplete again. So, meron na silang ebidensya. Ito na ngayon yung kaso. Pakibasa mo, Ma'am Lovely, again. 11, such failure. 11. Such failure to keep bookkeeping records in accordance with Section 232 and Section 113C of the NIRC of 1997, as amended, is punishable under Section 255 of the National Internal Revenue Code of 1997, as amended. Stop. Ako na magbabasa. Sabi rito ay punishable. Yan na. Kinakasuhan na tayo. Kinakasuhan na yung revenue officer. Punishable. Ano yung punishment? Una, okay lang kasi 10,000 pesos. Yan yung fine. Pero yung mabigat, itong pangalawa. Sabi kasi rito, suffer imprisonment of 1 year but not more than 10 years. So, ang pinupush ngayon ng BIR yung 10 years. Of course, the more na meron kang problem, the more na meron silang pera. So, ano nangyari sa kasong to? Nasa court na ho, natalo ang taxpayer. Dahil, number one, incomplete yung records sa libro. Number two, yung books walang sulat. Number three, yung books ay yung entries incompleto. Yung books, incomplete din. At pang-apat, yung libro, walang entry. Incomplete, not registered, walang entry. Hindi pa sinabi yung panglima. Sasabihin ko na sa inyo, incorrect. Sulat ko, para hindi nyo makalimutan. Magkakaroon kayo ng problem, violation ng section 255 in relation to section 232, number one, no books. Number two, not registered. Number three, incomplete entry. Number four, incorrect entries. Number five is incomplete books. Ayan, ulitin ko ulit. No books, no, not registered books of accounts, incomplete entries, incorrect entries, incomplete books. So, ang trabaho ng mga tax bookkeeper revolves around the books. So, ang ituturo ko sa inyo is ganito po kasi yung paghawak ng libro. Meron tayong tinatawag na progression. Pag sinabing progression, point A hanggang point B. Progress yan. At may tinatawag tayo na foundation, pababa naman yon. Okay? 1, 2, 3.
Sa madaling salita, ang pag-aaralan natin ay ganito. Mag-aaral tayo ng document, ng books, at saka ng report. Paano po yan, sir? Yung document papasok sa libro. At yung libro papasok sa report. Kasi naman, ang BIR, ang ino-audit, yung report, papunta ng libro, papunta ng documents. Na madaling salita, ito ikaw, bookkeeper ka, ito yung revenue officer, ito yung examiner, baliktad. Ngayon, para tayo makagawa ng libro, kailangan nating alamin yung trabaho ng revenue examiner. Ito. Kasi ito yung rule. Okay, nasaan yung rule na yan? Nasa ramo 1-2020. So, lahat ng nakikinig dito, please, mag-download na kayo ng ramo 1-2020 kasi ituturo ko sa inyo yon ng pabaliktad gamit ang bookkeeping. Okay? So, paano naman binubookkeep? Okay, may layer din yung bookkeeping. So, ang layer ng bookkeeping po is magsisimula tayo sa VAT. And then, meron tayong withholding tax and meron tayong income tax. Yan yung pag-aaralan natin. Itong tax na to, lahat ng yan, yan tatlong tax na yan, makikita mo sa tax code. The problem is, may sarili-sarili silang title, separate and distinct sila sa one another. Okay, separate and distinct. So, magbubookkeep ka muna ng VAT, ang tawag dyan ay VAT accounting. Sulat ko. Ito naman ay withholding tax accounting at ito naman ay income tax accounting. Okay. So, ang susunod nating gagawin is i-acclimate natin yung mga sarili nyo sa mga kailangan natin. Sa ngayon, ang acclimation ninyo is basahin ninyo yung section 113, section 232, at yung RRV-1 para malaman natin ano yung mandated o yung required. Kasi lagi sinasabi ng batas yung required eh. At ano naman yung option? Option ng ano? Books. Ano yung required na books at ano yung optional na books? Ayan. So, ibig sabihin ng optional na books, gusto mo lang. Pero yung required, obligation. So, ang trabaho nyo is alamin kung ano yung optional at ano yung obligatory books of accounts. Very important yun eh. Kasi kung hindi nyo alam kung ano yung i-re-register nyong books of accounts, hindi nyo alam kung ano yung ilalagay nyong entry. Ganun kasimple. So, yung mga susunod kong lecture, this is only an acclimation. At bakit ko ginagawa ito? Gusto kong malaman ninyo kung gaano kayo kahalaga sa negosyo. Kasi iniitsipwera ng mga matatalino daw na CPAs, matatalino daw na mga lawyers, ang tax bookkeeper. Hindi. Ang pinaka, sa aking pananaw, ang pinaka-importanting tao sa negosyo pagdating sa taxation, yung bookkeeper. Kasi pag mali ang ginagawa ng bookkeeper, 10 years imprisonment yung kliyente. Okay? So, ang professional fee ng bookkeeper laging mura. Pinakamura sa lahat, naaawa ako. So, hindi ho dapat ninyo ibenta yung servisyo nyo sa napakamura, 500 pesos sa isang buwan. Paano ka mabubuhay na 500 pesos lang kinikita mo sa isang buwan? Wag. Okay? Itaas ninyo yung antas ng inyong pagkatao.
ang taas ng inyong professionalismo. Paano i-atatas yan? Huwag kayong tumulad sa ibang bookkeepers o accountant na tanggap ng 500 pesos, ha? Na wala namang ginagawa sa books of accounts. Kaya, yung mga taxpayer, nilalahat na ng bookkeeper. Walang kwenta. Kasi wala namang binibigay. Eh. Wala silang nakukuhang benefits. So, itong video na to ay pagpapaliwanag sa mga taxpayer na ito yung kahalagahan ng isang tax bookkeeper. Na pag hindi ka kumuha ng tamang tax bookkeeper, eh, pwede kang ikulong. At ang posisyon ngayon ng BIR ay magpakulong ng mga taxpayer na ang libro walang laman o walang registered na laman. May pagkakataon pa na lamanan ng libro kasi mahaba pa to eh. So, magre-release ako ng mga videos na tamang paglalagay ng laman kasi ang transaction naman sa tax code paulit-ulit, sinabi ko na sa inyo, predictable pati transaction sa tax code ng mga taxpayer. Ha? So, huwag kayong paiba-iba, ibang taxpayer, ibang entry, hindi. So, pag-aaralan natin, ituturo ko sa inyo ano yung mga libro, ano yung accounting method, accounting period, the best para sa taxpayer, ano yung withholding tax cut-off period, ano yung paano yung pag-re-record, chart of accounts, lahat ng klase ng accounting, sa laman ng chart of accounts ng tax code, ituturo ko sa inyo paano gumawa ng entry sa libro. So with that, tapos na yung lecture ko. Mga susunod ko ng lecture, puro video na. So kung wala pa kayong Google Drive na nire-require natin at hindi nyo pa napapanood yung orientation na nire-require din natin, hindi kayo makaka-receive nung video na sinasabi ko. So, meron ka bang ang ating leader dito ay si Lovely Garcia, kung makikita nyo dyan. Si Lovely ho yun yung kukontakin ninyo. At si Lovely ay inilagay ko na as part ng editor ng inyong mga Google Drive folder. Lovely, magsalita ka nga, Lovely. Hello po, good afternoon. Good morning po. So, saan kanila makukontak kung sakasakali? Through email po at saka Viber. Nag-send naman po ako ng email sa kanila regarding compliance ng requirements na din, sir. Okay. So, alam nyo na kung saan nyo makukontak si Lovely. At ang gagawin ho natin, ako ho ang magmamarket sa inyo. Ako rin ang kukuha ng kliyente. Ako rin ho ang si Lovely. Kasama ko si Lovely rito, si Sonia, si Guia, at saka si Lenlen. Gagamitin ho namin yung panahon at oras namin na imamagmang market. Okay? So, kontakin nyo lang si Lovely kasi siya yung magmo-monitor at magsusupervise at magko-control sa lahat ng gagawin nyo. Dahil gusto kong i-assure ang mga taxpayer ng Republika ng Pilipinas na mayroong totoong tax bookkeeper. At itong mga totoong tax bookkeeper na to ay trained sa akin at pag nagkamali, merong option yung taxpayer o yung kliyente na palitan. Ganyan ho yung gagawin nating tawag nito. Paraan para lumago, hindi lamang ang mga tax bookkeeper, matakot sila na mawawalan sila ng hanap buhay, at ma-assure natin, assurance sa mga taxpayer na magkakaroon ng laman yung libro nila at hindi lang laman ng tax accounting kung hindi correct and complete na tax accounting. Ibebenta ko ho kayo as para kayong mga hotcakes or produkto. So kung nagkakaisa ho tayo, ilalago ho tayo pare-parehas. So bibigyan ko, lahat ng umating ngayon pwedeng mag-ask ng question sa akin o mag-share ng kanilang experiences para marinig naman ng iba. O, pwede kayong mag-raise ng hand or mag-type ng inyong questions or recommendations, addition, subtraction, division, at withhold, multiplication. Then, tapos na tayo. Any question? Nagre-raise ng hand si Melba.
Hello, sir. Good morning. Mm. Yung books of accounts important po during LOA, right? Correct. So, based on experience, past experiences po, kasi nag-handle na rin ako ng different LOAs. To be really honest, hindi nagiging particular yung mga examiners kasi usually table assessment lang yung ginagawa nila. Mm-hmm. Pero this time around, kung may mga clients kami na gusto talaga nilang magpa-field audit sa examiner. Mm-hmm. And unfortunately, wala talagang laman yung books of accounts, but they do have the documents to support whatever they have reported in the ITR. Mm-hmm. Ano po ba yung minimum, magkano po ba yung minimum penalty for not being able to present a complete set or as in totally incomplete books of accounts? Pag ganyan ka. Oh, sige. So, ang sagot ko sa'yo, ang tanong mo sa akin yung minimum penalty. So, pag sinabi mong kanon, Melba, ibig sabihin, ay ano ka na, umaamin ka ng may mali, di ba? Yes, sir. Opo. May mali talaga. Ganito kasi, Melba, pag umaamin ka ng mali, at may o-offer ang BIR sa'yo. Sabihin ko na, Revenue Memorandum Order Number 7-2015. Yun yung existing ngayon. Mm-hmm. Ngayon, may minimum dun. Pero ang alam ko lang kasi maximum, ang nakikita ko eh. Pero pag tiningnan natin, ang minimum ata 5,000 or 10,000. Ang maximum is 50. So, nakakasira ng integridad at credibility dun sa taxpayer na walang laman yung libro niya. Mm-hmm. Diba? So, nawawala ng pananalig tuloy sa atin yung mga taxpayer. So, sabi mo nga kanina, yung revenue officer ay hindi naman nag-o-audit. Because, dapat pag may letter of authority ka, ang una mong gagawin is bigyan sila ng request for immediate audit. Letter yon. Na sinasabi mo na mag-audit sila at gamitin nila yung books. Kaya sila nagte-table assessment kasi wala tayong ginagawang kasi meron tayong right against ha, erroneous assessment. Karapatan yun. So para maging tama yung assessment, dapat gagamit sila ng books of accounts kasi pag hindi sila gumamit ng books of accounts, lalabas yung presumption. Kasi sir, normally, yung mga nilalapit sa akin ng mga clients, parang may LOA na, may existing LOA na, tapos pag tiningnan mo na yung, pag nag-start ka ng mag-interview sa kliyente, doon nalalaman na walang laman yung books of accounts. So, syempre, yung 180 days. Oh, oh. So, crunch time na po yun eh. Yun yung usually, most of the time, yun ang talagang Problema talaga ng mga taxpayer yan, hindi mo problema. Kasi mga first timer pala mo hawak eh. So, kami rin sa grupo namin, ganyan din. Pero, pag merong LOA, ang una mong i-offer, o lagyan na natin ng laman. Mm-hmm. So, may professional fee ka. Diba? Imbis na yung 50,000 eh, i-bayad sa BIR, edi gawin mo ng professional fee, lagyan mo ng laman, ikaw na mag-bookkeep. Eh, meron ka namang 30 days bago ma-issue ng subpoena do si stakeholder yung kliyente. Edi gamitin mo yung 30 days para lagyan ng laman. Ganun ang strategy. Para sa mga tax bookkeeper. Okay. Diba? Okay, sir. Salamat, Melba. Ganda ng tanong mo. Thank you, sir. Sino pa may question? Sir, may question po tayo from chat po. Ito po yung question niya. Acceptable po ba ang computerized spreadsheet na i-attach sa books or kailangan na nakasulat sa books talaga? Thank you po. Unang-una, yung pag ikaw may traditional books of accounts na yung nabibili sa bookstore, at tapos gumagamit ka rin ng sinasabi mong spreadsheet, hindi mo pwedeng gupitin yung spreadsheet tapos i-paste mo sa books of accounts. Bawal yun. Kasi yung spreadsheet mo, hindi naman niya nakaregister sa BIR, yung nakaregister yung books of accounts mo. So therefore, dapat handwritten yung mga entries sa books of accounts mo. Yun lang yung masasabi ko. So, another question. Kung wala na, di okay na tayo. Sir, nag-raise po ng hand si Sir Anthony. Tony.
Question ka, Tony. Sir, magandang umaga po. Magandang araw sa iyo. Sa grupo natin, sa mga tax bookkeepers, meron ba tayo magiging siguro standard na professional fees sa bookkeeping natin, sa services natin sa bookkeeping, lalo din yung mga siguro mga taxpayers na under audit na wala pang laman yung libro nila, lalamanan natin sa mga ganong case at saka sa mga wala pang LOA, bale. Siguro, Ton, lahat ng nandito, ini-invite ko kayo na magbigay ng inyong proposal sa ganyan. Kasi ang ako, pag ako nag-alam mo naman, Tom, pag nag-presyo ako, napakalaki ng professional fee na hinihingi ko. Pero ganito kasi yung napag-usapan. Sorry. ang bansa natin, hindi lang ang bansa natin, baka ang buong universe. Ang buong universe pa ganun, pasadsad. So lahat ng taxpayer, pasadsad din. So yung mga kumikita ng dati na hindi binibilang yung kanilang lumalabas na pera, ngayon mitikuloso na. Bawat labas ng pera, binibilang yan. Because nga, pa ganun ang kasadsad tayo eh. Yung universe. So hindi natin pwede ngayon i-push yung ating professional fee mataas because pasadsad yung ating kliyente. So kailangan, kung pasadsad sila, kailangan sumadsad din tayo yung professional fee natin. Oo, parehas lang ang trabaho at bababa yung professional fee mo. Pero ang tanong is, gusto mo ba wala o gusto mo meron kahit konti? So, right now, nag-iisip ako actually kausap ko kagabi si Lovely, si Guia, si Linlin, saka si Sonia, sinasabi ko, hindi na pwede ang mataas na professional fee dahil hindi kayang magbayad ng taong bayan right now. Uunahin nila yung kanilang problem kaysa yung sa mga consultant. So, kailangan maging ano rin tayo, careful at cautious sa ating ginagawa. Makisama tayo sa nangyayari sa buhay nila. Otherwise, haharapin na lang nila yung BIR at doon sila makikipag-usap. So, hinihingi ako sa inyo ng tulong. Ano yung naiisip ninyo na pwede nating maitulong? Ha? Kahit na medyo mag-sacrifice muna tayo sa ganitong panahon, alam naman natin, lilipas din ito. Ano yung the best win-win scenario na pwede nating i-charge minimum, maximum, etc. sa mga, ang kliyente natin hindi malalaking korporasyon. Ang kliyente natin maliliit na tao, nakatulad din natin. So, kailangan nating maging mapag-isip sa ganitong klaseng pagpepresyo. So, yun na masasabi ko, Ton. Hinihingi ako sa inyo ng, ng suggestion. Sige po. Thank you. Add ko lang, sir. Kung may mga suggestions po sila na katulad din, kindly send na lang po sa email natin, sir. Ayun. Sige. At saka gumawa pala tayo ng pangalan, no? Group email. Oo, group email. So, doon na lang kayo mag-send pala. So, meron pa bang nag-raise ng hands or merong nag-type dyan ng kanyang question? Wala na po, sir. Si Jelen. Sige, buksan mo yung mic mo, Jelen. Hello, sir. Good morning po. Magandang araw sa iyo. Sir, question lang po. Sir, kung may affidavit of loss po ng books of accounts, obligado pa pong bayaran yung penalty na pinababayad nila? Hindi. Kailan in-execute yung affidavit? Before ma-audit ba? O kailan nalaman na wala yung libro? Sir, kakapagawa lang po. Kagagawa lang? Kasi ang affidavit of loss is hindi ka na dapat magbayad ng compromise penalty ang sinasabi mo, di ba? Magkano pinababayad na compromise penalty? 5,000 po. 5,000. Nasa ano ba yan? Nasa assessment notice? Ay, wala, sir. Verbal lang? Opo. Gumawa ka ng letter, gumawa ka ng incident report, i-attach mo yung affidavit of loss mo at sabihin mo sa incident report mo
na verbally, kung sino man yung taong nagsabi nun, i-identify mo, kailan niya sinabi, anong oras niya sinabi, nagpapabayad ng 5,000. At sabihin mo, under RAMO 7-2015, dapat nasa assessment notice yung pinababayad. Kung kailangan ka magbayad, yung ganito ang statement, kung kailangan ka magbayad, pakilagay sa assessment notice at willing ka magbayad. Ganon, Jilin. Kasi illegal yung ginagawa sa'yo eh. Apo, sir. Thank you po. Ganon ang gawin mo. So, another question. Wala na? Wala na po, sir. So, with that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. So, meron na pa tayo. Susunod-sunod na to. Lalabas na yung mga video ko para sa tax bookkeeping. At teka muna, bago tayo magkahiwa-hiwalay pala, mag-invite kayo ng mga taong gustong maging tax bookkeeper because this tax bookkeeping university ay para sa lahat. Makapag-generate tayo ng job, maialis natin sa graft and corruption yung mga taxpayer. And number 3, matanggal natin sa kaisipan ng mga revenue officer na may pera sa graft and corruption. Thank you and God bless you. Peace and happiness be with you for life.